Welcome back sa ating channel, mga kaibigan. Pag-usapan natin kung bakit gumagawa ngayon ng hakbang ang Amerika para siraan si Bongbong Marcos. Pero bago yan, paki-like at paki-subscribe naman at paki-hit na din ng bell notification para maging updated ka sa mga bago nating video. Kaya simulan na natin. Lingid sa ating kaalaman, ang Amerika talaga ang gustong angkinin ng Pilipinas. Noon pa man ay gusto na tayong sakupin ng Amerika. Kaya nga nakipaglaban si General Luna at Andres Bonifacio. Noon, dahil ayaw nilang magpaalipin sa sariling bansa at magpasakop sa mga dayuhan. At sa panahon ng Hapon, ginamit ng Amerika ang Pilipinas para magpatayo ng base militar para makipaglaban sa mga Hapon. Yun din ang dahilan kung bakit sinakop tayo ng mga Hapon. 20 years mula na nagka-World War II, ang Pilipinas ay nawasak dahil sa matinding gera, walang ospital at kahit anong mga pasilidad sa Pilipinas. At nang maupo si Ferdinand Marcos bilang Pangulo. 20 years nang nagka-gera, inayos ni Marcos ang Pilipinas at maraming itinayong mga pasilidad tulad ng mga ospital, mga kalsada, mga hydroelectric power plant at San Juanico Bridge. At ang pinakasikat ay ang Bataan Nuclear Power Plant na makapagbigay sana ng murang kuryente, pero hindi na ito nabuksan nang maupo si Cory Aquino. At dahil sa panungkulan ni Ferdinand E. Marcos bilang Pangulo, naging isa tayo sa pinakamayamang bansa, ang Pilipinas. Binansagan pa nga tayo ng Tiger of Asia. At dahil isa tayo noon sa pinakamayamang bansa at isa din sa mga dahilan kung bakit ganun na lang ang paninira ng Amerika sa mga Marcos. Dahil noon, gustong palitan ni Pangulong Marcos ang piso at gawin itong Asian dollar na babakapan sana ng mga tuni-tuniladang ginto ni Ferdinand Marcos. At nang makatunog ang Amerika dahil sa Asian dollar, ang Amerika ay gumawa ng hakbang para mapigilan ito. Dahil ayaw nila na maging isa sa pinakamayamang bansa ang Pilipinas sa buong mundo at gusto nila na maging alipin na lang tayo sa mga sarili nating bansa. Kaya nga gumawa ang Amerika ng hakbang para siraan si Pangulong Marcos. Gumawa sila ng kung ano-ano mga evento na mga kasiraan at mga black propaganda para siraan si Pangulong Marcos. Nilagay pa nga ito nila sa Genesis of World Record na most corrupt president si Pangulong Marcos kahit na hindi ito napatunayan sa korte. Dahil sa mga kaguluhan at kabila-bilaang mga pag-atake na gawa ng CPPNPA, MNLF, na sa hindi nakakaalam, ang Communist Party of the Philippines na itinatag ni Jumasison at New People's Army naman na ang leader ay si Ninoy Aquino at ang MNLF na ang founder ay si Normie Suarez ay nagkaisa para patumbahin ang gobyerno ni Marcos at pinunduan ito ng Amerika. At dahil doon, nag-declare si Pangulong Marcos ng martial law para pigilan ang mga kaguluhan sa Pilipinas na gawa ng CPPNPA at MNLF. Noong 1983, naasa si Nate si Ninoy Aquino pag-uwi nito ng Pilipinas at ibinintang na lang nila ito kay Marcos. Nasa totoo lang bago pa ito ma-assassinate ay nakakulong ito si Ninoy at nagkasakit ito sa puso at pinagamot pa ito ni Pangulong Marcos sa state at pinagsabihan pa ito ni Pangulong Marcos na huwag munang umuwi sa Pilipinas dahil may nagtatangka sa buhay niya. Pero nagpumilit pa rin itong umuwi ng Pilipinas. Ang totoo, alam naman talaga ni Ninoy na ma-assassinate siya. Dahil alam naman niya na pag-uwi niya ng Pilipinas ay makukulong din siya at hahatulan ng bitay. Dahil alam naman natin na siya ang leader ng NPA at sila ang mga sanhi ng mga kaguluhan sa Pilipinas. Dahil sa mga kabila-bilaang protesta at mga kaguluhan na gawa ng mga NPA at para matapos na ang kaguluhan at para mapatunayan na si Marcos pa rin ang gusto ng mga tao ay nag-anunsyo si Pangulong Marcos na magka-switch election at pinagbutuan sina Cory at Marcos bilang Pangulo.
at ang nanalo sa eleksyon ay si Marcos pa rin. Pero hindi ito matanggap ng grupo ni Cory Aquino. Kaya gumawa sila ng malakiyang protesta at ginamit ng Amerika si Cory Aquino at pinunduan nila ang People Power Revolution na ang totoo ay binayaran lang ang mga nagprotesta noon. Ayon nga kay Ninoy Aquino, ang mga sumama sa EDSA at nagprotesta ay mga bobo at loko-loko. Mga kapatid, tayong lahat kasama natin mga kapatid sa kilusan ng bobo at loko-loko ay naniniwala na ang aking ina ang nanalo na sa eleksyong ito at siya na ang ating bagong pangulo. At dahil din sa 7,000 tons na mga ginto ni Pangulong Marcos na nakatago sa 170 na bangko sa iba't ibang bansa at sa World Bank na kumikita ng interest sa loob ng 50 years na para sa mamayang Pilipino na pinag-interesan din ito ng mga iba't ibang bansa dahil ayaw nila na mapunta ito at maibalik ito sa Pilipinas. Yun ang dahilan kung bakit ganun na lang ang paninira nila kay Bongbong Marcos dahil alam na nila na nangunguna sa survey si Bongbong Marcos at alam na ng sambayanan ng Pilipino ang katotohanan at ayaw nilang mangyari na muling makabalik ang mga Marcos sa Malacanang. Dahil kapag mangyari na maging presidente si Bongbong Marcos ay may isakatuparan na ang huling habilin o ang last will and testament ni Pangulong Ferdinand E. Marcos at ma-implement ang Marcos Gold for Humanitarian at ayaw yun ng Amerika na mangyari. At kapag naging presidente na si Bongbong Marcos, may isakatuparan na ang huling habilin ng kanyang ama. Magiging $1 na ang pera natin at di na tayo nakadepende sa dollar ng Amerika dahil wala naman itong backup na mga ginto. At dadami din ang mga trabaho at trabaho na ang maghahanap ng tao. Hindi na tao ang maghahanap ng trabaho. Ang mga sinasabing ginto na para sa mga mamamayang Pilipino ay gagamitin ito sa mga pagpapaganda at pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas at pagpapatayo ng mga infrastructure. At mura na ang bilihin at magiging libre na lang ang tubig at magmura na ang matagal na mga problema ng kuryente dahil dadami ang source of energy na pagkukunan ng mga murang kuryente. At wala na din mga squatter dahil magpapatayo ng mga maraming pabahay para sa mga mamamayang Pilipino. At syempre wala na mga CPPNPA at MNLF dahil susuko sila sa gobyerno dahil gaganda na ang takbo ng ekonomiya ng bansa na sa totoo lang matagal na sanang nakakulong at nahatulan ng bitay ang mga leader ng mga komunista at elitista ng bansa kung hindi lang pinakawalan ni Cory Aquino, sina Juma Sison at Normie Suare. Wala sanang kaguluhan sa bansa natin kung nakakulong sila hanggang ngayon. Yun ang dahilan kung bakit gumagawa ng mga black propaganda ang Amerika laban kay Bongbong Marcos. Dahil ayaw nila tayong maging mayaman. Ayaw nila na mabawi ang mga ginto na nakatago sa 170 na mga bangko sa iba't ibang bansa. Ayaw nila itong maibalik sa Pilipinas dahil gusto nila itong angkinin ang sariling kayamanan ng mamamayang Pilipino. Yun ang totoong kasaysayan na binaliktad ng mga traidor na namuno sa bansa natin tulad ni Cory Aquino at Ninoy Aquino na nagpagamit sa mga totoong kalaban ng ating bansa. Kaya kung mahal mo ang bansang Pilipinas at gusto mong muling maibalik ito sa bansang maharlika at mabansagang muli na Tiger of Asia ang Pilipinas at maibalik ang bagong lipunan at maging mayaman muli ang ating bansa, ay magkaisa na tayo. Kaya kaibigan, magsaliksik ka pa patungkol sa mga Marcos kung gaano nila kamahal ang Pilipinas dahil kabaliktaran ito sa mga nakasulat sa mga libro na tinuturo sa eskwelahan. Dahil ang gusto nila ay ma-brainwash ang mga tao at papalabasin na masasamang tao ang mga Marcos. Kaya bago tayo maniwala sa mga ganyang paninira ay magsaliksik tayo, maging matalino tayo dahil ang mga diablong yelo ay naghihintay lang na tayo ay manilin lang para maisakatuparan na ang matagal ng huling habilin ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Si Ferdinand Bongbong Marcos lang ang pag-asa ng Pilipinas, kaya magkaisa tayo. Nagustuhan mo ba ang kwento natin?
mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saluubin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.